So, hello mga kamital. Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. At sana ay nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan mga kamital. So, andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-bend ng ating angle bar. Yung ating tinutukoy, yung ating bend allowance ng ating angle bar. So, kagaya nito mga kamital. Yan. Gumawa tayo ng square, kwadrato yung ating ginawang pagbibend ng ating angle bar. So, paano natin makuha itong ating bend allowance nito para makuha natin yung insaktong sukat ng ating kakailanganin. So, mga kamital, ito ay 12 inches by 12 inches kwadrado. Kung nais nyo malaman mga kamital, ay panoorin nyo lang ang video na ito at promise na pagkadali lang gawin itong ating pagbibend ng ating angle bar na tama yung ating sukat. So alam ko mga kamital bilang isang isang fabricator ay napaka-importante nitong ating malalaman itong ating pagbibend kung ano yung mga allowance na ating i-deduction ng ating mga bending. So napaka-useful nito mga kamital. Lalo-lalo na sa trabaho natin. So bago tayo magsimula mga kamital, kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong videos na upload. So let's go mga kamital, start na tayo. So ito yung gagawin natin ngayon mga kamital. Magbibend tayo ng 12 inches. So dito sa unang bend ko, binibend ko nito. Tapos magsukat tayo ng 1 feet or 12 inches. May nabenda ko ng isang bend dito. Tapos sukat tayo ng 1 feet. Ito yung ating 1 feet. Yan. So yung gagawin nating bend mga kamital is outside. Dito sa outside tayo mag susukat ng 1 feet. So yan. So ngayon, ang kapal nitong, ang thickness nitong ating angle bar is 1/4. So magma-minus tayo ng 1/4. Mag-deduct tayo ng 1/4. So yan yung ating 1/4. So dito tayo mag-bend. So minus thickness lang natin mga kamital. So kung sa inside, ay huwag na kayong mag-minus. Yan. Magsukat na kayo direct ng ating 1 feet. Okay? So ngayon, outside to outside yung ating gagawin. So mag-minus ako ng 1/4. So yung mamarking ko yan. Ngayon, kukuha na natin ng degree ito. Kakatingan natin ng 45 degree yung bawat side niya. So ito ay 2 inch. So mag-minus tayo ng 1/4. So 1/3 na lang yung ating ibibend. So 1/3, magsukat tayo ng 1/3 bawat side. So 1/3 dito. One three port naman dito sa kabila. Tapos kuhanin natin yung 1/4 dito, yung thickness niya. So dyan tayo mag markings. So ito yung cut line natin mga kamital. Yan, cut line natin yan. So kakatingin natin yan, ibibend natin. So ayan na siya kamital.
naikat na natin yung ating 45 degree. Saka natira yung ating thickness. So ngayon, ibibend natin yan. So dahil makapal ito mga kamital, gagamitan natin ito ng panghiting para madali siyang ibend. So hihitingin natin. So ayan siya mga kamital, yung ating bend. So susukatin natin. Yan, 1 feet yan. So nag-minus lang tayo ng thickness nitong ating angle bar. So yan. So binibend lang natin siya. Niting lang natin para malambot yung ang kanyang pagka-bend. So yan. So gagawa tayo ng square. Ganon din yung process natin dito sa kabila. So yan dito, magsukat din tayo ng 1 feet dyan. So mag-deduct din tayo ng kapal ng kanyang angle bar. Magsukat ulit tayo ng 1 feet. So dito yung 1 feet niya. So yan yung 1 feet niya. Tapos mag-deduct tayo ng kapal ng kanyang angle bar, yung thickness niya. Make sure lang natin na straight yung ating eskulado, yung ating light markings para maganda yung kanyang pagkapin. So yan. So 1/4. Yan, nag-deduct na ako ng 1/4 niyan. Patras ako. Tapos linyahan natin. Pusukat tayo ng 1/3 dito sa side by side. 1/3 din dito. Yan. Tapos dito sa thickness niya is 1/4. Yan, kakatingin natin yan. Tapos i-bend natin ulit. So dito naman sa kabila, make sure na lang yung kanyang natirang piece dito. So i-bend pa rin natin yan. Kaya pa naman i-bend. Ngayon mga kamital, i-cut natin yung dalawa na yan. So ayan na siya mga kamital. Ayan, naiform natin at i-welding na lang natin yan dyan. Ayan. Cutin natin. So ayan mga kamital. 1 feet yan. So ayan.
So, itatacking muna natin ito para makita natin yung kanyang sakusukat kasi may gap pa dito. Dikit pa natin yan. Sa mga kamital nalinisan na natin, naitaking na rin natin yung ating mga joint. Ayan, so ayan, 1 feet by 1 feet ito, kwadrado. So sa pinakita ko sa inyong pag-deduction, yung thickness lang nitong ating angle bar. So kung 1 feet by 1 feet gaya nito, 12 inch atras kayo papasok ng ating thickness, nagdidag ako ng 1/4 bago ko si doon ako nagbibend. So ganito. So yan. So saktong 1 feet talaga yan. Simula rito. Outside. Yan. Ito naman. So yan, 1 feet. Yan. So kung dito naman kayo sa inside mga kamital, nari ito. Huwag na kayong magdidak. I-maintain nyo na doon sa kung ano yung 1 feet nyo. Doon na kayo magka-cut. Huwag na kayong mag-deduct, huwag na kayong mag-add. So, yun lang. So, doon sa pagkuha ninyo ng 45 nito, kung ano yung kapal nito, yan, i-minus nyo lang sa thickness. Tapos doon kayo magkuha ng 45. Kasi ito, 2 inches ito. So, 1/4 ang thickness nito. So, doon lang ako nagbe-base sa 1 3/4 sa paggawa ng 45. So, 1 3/4 din side by side. Dito. So, yan. Maganda yung pagka-45 niya. So, halo. Wala siyang gap. So, ganyan lang mga kametal. I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. So, ganyan lang yung ating pagbibend ng ating angle bar. So, ganun lang mga kamital yung ating pagbibend ng ating angle bar. Napakadali lang. Kailangan lang natin mag-deduct ng kanyang thickness. Kung ano man yung thickness ng inyong angle bar na ibibend or kahit plate, i-deduct nyo lang yung kanyang thickness. Kung sa outside to outside kayo kukuha ng inyong sukat. Kung sa inside to inside naman, ay hindi nyo na kailangan mag-deduct. Kung saan kayo nag-sukat ng inyong measurement, ay doon na kayo mismo mag-bibend dahil inside to inside yan. Kung makapal naman ang inyong mga plate na ibibend mga kamital, hindi nyo kayang ibibend yun. Kung wala kayong bender, ay pwede kayong gagamit ng cutting torques kung mayroon kayong pang-heating para madali ninyong ma-bend yung inyong mga plate. So, napakasimple at napaka-useful lang yung ating pagbibend ng ating mga angle bar, mga kamital. Doon naman sa pipe, mayroon akong previous videos na ginawa doon naman sa pag-bend allowance ng ating pipe. So, ipa-plus ko dyan sa screen kung nais ninyong malaman din ang bend allowance ng ating pipe. So, ilalagay ko dyan sa screen para baka gusto nyo rin panoorin. So, yun lang mga kamital. At malapit na ang Pasko mga kametal at ilang araw na lang ay magpapasko na. So Merry Christmas advance sa inyong lahat dyan mga kametal at lalong-lalo na sa family ko dyan sa Pilipinas. So Merry Christmas and advance sa inyong lahat. So bago tayo magtatapos mga kametal, ay kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay i-subscribe nyo na yan, i-click nyo lang dyan sa baba, subscribe nyo na at i-click nyo na rin yung ating notification bell at i-like nyo na rin at i-share para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So, yun lang mga kamital. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. So, bye-bye.